Kerana itu, naya ada perahu, majestri, ada sedulangi. Jam kami jual di tinggal kami kain kata kami. Sekarang jual tu jam kami di biak tu mengelus kata kami kain kain mo. Sekarang jual jam kami jual di tinggal bertawai pada. Mereka sah terang di kata kami tuan besar kata kami memang jadi toy sebelum tiba lalu memang worship mai terpatah tidak ada mo dari dalam. Lord, kita tinggal lah sekolah kami berpikir dengan ketawa di sepasuk tumbuh dengan sekata kami. Apa minta kami aku Dios di kekurangan ini. Selamat Lord, bisa menghabis di menguda, di bawah ke sekata kami. Sampai Lord, aku Dios di membintisnya, bikin insai tertekanan. Bikin sama-sama aku Dios menyebingai, bintis sama aku Dios. Selamat kata kami, tawak Lord, sampai Lord, di membintis di puso, kapan menurut kami. Yung katang ako just ulitin puso mi, nagagalitin ang isayang ako just may tultuli ako just may patas kata kami. Kaya tultuli kami ako just magsensibili kami ako just na dati raksa, enjoy din at yung worship. Lord, at yan ako kami ba't ipanong kata kami, as well as the blessing and protection, kung saan lang kami. Stamat Lord, at yan lang din mo, yung tultayo ko mo na, nasunod na ako just yung ibigay kata kami, yung ibigay sa aso, sa buong Italiana. Tawagin ni Lord na ikaw ito patuloy na pintas ka sa lupat na sa kapag Lord ito pangyayana. Pagkatawagin mo ni Lord na ikaw sa mga na ang gawi trabaya mo ako Diyos at maanong dalito na isa kami ako Diyos na worship at ito tayo. Nandiyan mo kami Lord kada ito nga daw manan sa kapag ayaw po kata kami. Amin na ito yung tawagin mo. Jesus name. Amen. Blessed morning to everyone of us. So let's welcome our president visitors, so we have Ma'am Madeline Sumer and Ma'am Desiree Sumer. Pakitas na lang po yung kamay para po umaray yung Mesko. Kami na po kayo ng isang visitors. Ma'am Katie Fibral, invited by Cherry Mini Pakaya. Pakitas na lang din po yung kamay para po umaray yung Mesko. So, meron pa po ba tayo ng mga first time visitors na hindi pa po na-recognize? Pakitas na lang po yung kamay. So, wala na po. Let's welcome you to the other one. Salamat po kami, Panginoon, sa mga diriwang po ngayon, ang pananang araw po ngayon, Panginoon.
pansinan at patuloy na kalusugan, Panginoon, at protection, Panginoon, against yung mga danger, Panginoon, at mga sakit, Panginoon, na hindi po namin nakikita at sa aming paligid po, Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin na patuloy yung mga kusina pagkalogan, Panginoon, ng inyong santa na magagamit po nila, Panginoon, sa pang-araw-araw po nila ng pamumuhay, Panginoon. Ganun din po, naway mas masubok pa po sila, mas ma-challenge pa po sila, Panginoon, na patuloy na isip, Panginoon, ng inyong kingdom, Panginoon. Muli niyo papasalamat po kami, Panginoon, pagpalain po sila ito. Mga masamat dalamin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Just take your seat. Ngayon po, makakaalay ko tayo ng special number from Alec Bonita. Yeah.
Let us all stand for our scripture reading and open our Bible in the book of Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 20. Responsive reading. Amen. Deuteronomy chapter 30 verse 1. And it shall come to pass when all these things are come upon thee, and blessing and the curse which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither the Lord thy God hath driven thee. That then the Lord thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither the Lord thy God hath scattered thee. And the Lord thy God will bring thee into the land which thy fathers possess, and thou shalt possess thee, and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers. And the Lord thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee. And the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land for food. For the Lord will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy powers. For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither it is far. Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it? See, I have set before thee this day life and food, and death and the evil. But if thy heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose thou, that both thou and thy seed may live. Based upon the reading this word, please be received.
Amen.
wala namang problem, strong, mataba ka, ang importante, malusog. Hello? Nagpapasalamat po tayo, at least until kayo na si Ma'am Mila. Alam po nyo, yung sinasabi sa Biblia ng mystery, may mga bagay na hindi natin mauunawaan ngayon, pero on the perfect day, balang araw, mauunawaan natin. May mga nangyayari din na hanggang ngayon, hindi pa natin maunawaan. Pagdating natin sa langit, mauunawaan natin. Hello po, bakit ba na yung mababait na tao, sila pa ang unang namamatay? Yung masasama na dapat mamatay, sila pa ang buhay. Kaya sabi ng iba, ang masamang damo, mahirap mamatay. Hindi naman po totoo yan. Hello po, ang buhay natin ay hawak po ng Diyos. Siya ang merong plano dyan. Kaya nga lamang, minsan, may pagkakataon na napaaga yung kamatayan natin dahil sa pag-abuso sa ating sarili. Hello po, yung iba naman napaaga dahil sa talagang tinuhanan ng Panginoon. Ito yung mga bagay na hindi natin maunawaan, pero ang pinakamaliwanag sa lahat, pag ikaw ay namatay na naglilingkod sa Diyos, yon ang sinasabi ng Biblia na mapalad na kamatayan. Hello po, lalo na kung namatay ka na nag-iwan ka ng legacy. Pero yung namatay ka na nag-iwan ka ng bad testimony, mahirap. So, well, yun po yung ating pag-usapan ngayon. Iwan ko kung nanonood po kayo sa FB, nakapos na ang series sermon natin ngayon kasi well, may mga pagkakataon na I'm praying for the best sermon, pero minsan maraming mga nagre-request din at doon natin binabalance. Noon pa may nag-request sa akin na marami akong narinig na preaching about choosing or choice. Pero ano kaya, Doc, kung paminsan-minsan, if you are guided, why not preach about choose the right thing? Hello po. Okay, so yan po ang ating pag-usapan ngayon. I want us everybody to stand up, please. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapagyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon. Ito nagkaloob po ninyo sa amin. Salamat sa mga parts ng aming worship, singing, prayers, choir, and other parts of our worship. Salamat din sa kalusugan ng bawat isa at salamat po sa mga first time na dumalo sa amin. Hinihiling ko po na kayo ang mag-bless sa kanila. At hinihiling ko, Panginoon, na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Hinihiling ko rin, Panginoon, na i-bless po ninyo ang lahat na nandito sa church, mga bata, mga young people, mga adults, at ganoon din ang nakikinig sa aming live stream. Mga kapatid namin na sa abroad, kayo pang mag-bless sa kanila. At ganoon din, Panginoon, i-bless po ninyo ang message na ito na magiging nutrients ng aming kaluluwa. Sinabi po ninyo, ang tao ay hindi lang mabubuhay sa material, pero kailangan din kami mabuhay sa spiritual. Hinihiling ko, Panginoon, i-bless po ninyo ang bawat isa ngayon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Thank you and sit down. Well, ituloy ko yung sabi ko kanina, pati anong ito. Sinabi ko kanina, ipapasalamat po tayo kay Ma'am Mila, andito na. Considered mystery kasi siya po ay naaksidente. At siyempre, minsan, ang mga nangyayari ito ay gawain din ng Diablo. Siyempre, alam naman natin si Ma'am Mila, very active, very honest, very faithful, lalo na sa soul winning. So sabi ng demonyo, palagi ka nang maraming nawiwitnessan na. So the devil is trying to stop her.
Pero minsan, all things work together. Kasi nung na-accident siya, siyempre, re-recommend natin sa isang kaibigan natin, orthopedic. In-x-ray siya. Then the second time na na-x-ray, nakita nila meron pala siyang bone tumor. Akala kasi ng iba, hindi nagkakatumor ang bones. Meron din. Kaya nga meron tayong sinasabing bone cancer. So doon nakita. So siguro kung hindi na-accident, hindi nakita. Minsan ang bone cancer, parang colon cancer na hindi rin natin na-detect. Madetect mo na lang yan, pero ano na. Pero at least kay Mamila, hindi pa cancer. Tumor pa yan. So ipag-pray natin kasi ang surgery ngayon hindi basta-basta. Pero ipag-pray natin na God makes miracle, God will provide the needs. Hello po. Okay, pag-aralan natin ngayon about always choose the right things. Hello po. Okay, pwede rin naman na maging praise lang. Always choose the right track, right path, right things, right decision, right plan. Ano pa? Okay, so ito yung pag-aralan natin. Ayaw nito, pakilchip nito. Bakit ayaw? Sabi ko sa mga young people kagabi, bakit may mga tao sa church na hanggang ngayon inactive? Bakit may mga tao na unfaithful pa rin? Bakit may mga tao na, alam niyo bang sagot nila? Mamaya na lang. Why there are criminals, drug addicts, gamblers, rebels? Because that is the kind of life they have chosen. Hello po? Halimbawa, merong totoo naman ito, true story. May isang mayaman. Hindi mayaman sa business, mayaman sa lupa. Ngayon, ang sabi nitong tatay at nanay, matatanda na po kami, kaya kailangan kayo mag-aral mabuti. Itong apat, nag-aral sila, nag-porsige sila na nag-aral. So, sabi ng tatay, anong gusto niyo? Ibinta natin ang lupa niyo at mag-aral kayo. So ibininta, nag-aral sila. Ito namang isa na bunso, babae, siya naman ang naligaw sa landas. Ang problems, nakaasawa ito, itong bunso, nakaasawa ng adik. Kasi yun ang gusto niya, hindi mapigilan. So to make the story short, ang pinakamahirap sa buhay, itong bunso na babae. Umiiyak, bakit ako pinabayaan ng Diyos? Bakit ako lang ang naiwan na mahirap? Ang sabi ng tatay at nanay, anak, yon ang pinili mong buhay. Hindi ba sabi ko sa inyo noon, mag-aral kayo? Hello ko, sinong sisisihin natin? Kaya nga minsan, maraming taong ganyan, naghahanap ng sinisisi, pero minsan, tayo rin kasi ang nag-decide sa ating buhay. Hello po, bakit sa naging sugaror? Bakit sa naging addict? Bakit sa naging criminal? Bakit sa naging chismoso? Bakit sa naging chismosa? Bakit sa naging mapanira? Yon ang pinili niyang uri ng buhay. Hello po, nagpapasalamat tayo na at least tayo nakakakilala tayo sa Panginoon.
Dahil yon ang ating pinili, maglingkod sa Diyos. Asan yung mga tao ngayon? Yung iba na sa sabungan, yung iba na sa picnic, na sa dating, yung iba na sa sugalan, madyungan, disco, kung saan-saan. Yon ang pinili natin, nilang buhay. Tayo naman, nandito tayo sa church dahil yon ang pinili natin. Hello po? Alam niyo ba na minsan, pag ikaw ay nagkamali ng iyong pinili, sino ang maghihirap? Ikaw din. Ito na yung tinanong ko sa mga young people. Why there are unfaithful, inactive, backsliders, or unfaithful believers and backsliders? Because that is the kind of life they have chosen. Hindi nila pinili ang lumago spiritually. Wala silang desire. Kaya hanggang ngayon, inactive. Yung iba, backslider pa rin. Wala sila sa plano. Hindi nila pinili yung kagaya ninyo. At least sa atin, pinili natin ang maglingkod sa Diyos. Pinili natin ang manatili sa church. Pinili natin ang maging faithful sa Diyos. Pinili natin ang maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. So I believe wala tayong pagsisisihan balang araw. Amen po ba? Pinakamaganda pa rin yung piliin natin ang tamang landas na gagawin natin. Many people claim that success is just a coincidence. And other people claim that success is like a gambling, right or wrong. Tama ba yan? Ang pagiging successful, pagiging mayaman, pagiging successful sa buhay, yan daw ay dumating lang sa buhay mo. Parang sugal din yan, ganyan. Parang gambling lang. Coincidence lang, nagkataon lang. Halimbawa, nanalo sa loto. Ngayon, re-require sa amin noon, sa doctorate philosophy, sobrang malawak ito sa research. Tinatanong at pinagre-research kami kung lahat ba ng nanalo sa loto ay successful ang buhay. Sabi kasi ng philosophy, yung galing sa masama, madaling magastos. Pero yung pinaghirapan mo, tinitipid mo. Kaya, I want to, kung meron kayong alam, ibigay niyo sa akin, isama natin sa ating review. I want to, kung meron kayong alam na nanalo sa loto at hanggang ngayon, mayaman pa rin. Ang balitado lang sa Pilipinas na mayaman, yung sinabi nilang sugaror na matalino, ay si Chadwick Simpson. Dahil nung bata pa yan, tinuruan daw, kung hindi mo maiwasan ang sugal, sa sugal, kung walang kontrol, mahirap. Kaya ang ginagawa daw niya, kung ano yung kapital niya, hindi na ginagalaw. 10% lang daw ang sinusugal niya. Kung wala na yung 10%, huminto muna siya. Okay naman yon. Pero mas okay sana kung yung 10% sa Panginoon na lang. Hello po? Pero karamihan po, pero hindi nanalo si Chadwick sa sugal. Nanalo yan sa hindi yan yumaman dahil sa sugal. Yumaman yan dahil sa business. Businessman talaga ang kanyang mga magulang. Dating mayaman din yan. Kaya nga minsan, ang hindi gaanong sa politics, hindi gaanong
ang tawag natin dito sa Tagalog, hindi ganong nakikita kung nangurap o hindi kung dating mayaman. Pero kung mahirap, tapos biglang yaman, alam natin, corruption yan. Loko, kaya ang importante, totoo ba na ang pagiging successful ay coincidence? Ipalakpakan nga pala natin si Magil. Congratulations. Magil, tumayo ka nga. Ayan, meron tayong bagong nurse. Ayan. Thank you, Magil. Congratulations. Malapit ng Thanksgiving sa 25. Kaya sigurado malaki-laki ang Thanksgiving ni Magil ngayon. Totoo ba kaya? Ikaw ba ay pumasama dahil coincidence lang? Baka naman pinagpuntuan lang. Totoo kaya yan na coincidence lang o kaya parang sugal lang? Tingnan nga natin. Philosophy says that there is no such as coincidence for success. And for the good future, it is the people who make their bad or good future. Yan ang sinasabi ng philosophy, which is true. Naniniwala ako dyan. Hindi po coincidence. Well, minsan, maraming nagsasabi, hindi ko pinili ang naging mahirap. Kasalanan ko ba kung mahirap ako? Well, mahirap. Siguro, hindi mo kasalanan kung bakit ka mahirap. Pero kasalanan mo kung bakit hindi ka nag-ambition, bakit hindi ka umasinso. Hello po? Well, minsan kasi sa testimonial, hindi naman kami sa mayaman, may lupa naman kami, may sinasaka, may manaman naman ako. Pero, yun nga, adapted ako ng Amerikano. Tapos, hindi niya na-meet yung standard. So, kailangan ako ibalik. Dahil sa sobrang yabang ko noon, hindi na ako bumalik sa Abra. Bumalik na lang ako sa Ilocos. Hanggang sa nagka-ambition ako na mag-aral sa college. Kinuntaan ko ang mother ko, Nay, mag-aral na ako sa college. Walang pera. Ibinta mo na yung lupa. Ayaw ko. Ganyan naman sa Ilocos eh. Hanggat hindi namatay yung magulang mo, hindi mo makuha yung mana mo. Nag-aral ako. Pumunta ako sa pinsan ko na mataas ang position sa DENR. Ilang bisis ko sinabi ito, pero para sa hindi pa nakarinig. Alika, tutulungan kita. Ipinasyal ako sa mga abogado. Akala ko, sabi ko, wow, maraming tutulong sa akin. Ipinasyal pala niya ako, naging janitor nila. Hello? So, pinili ko na kahit janitor ako, pinili ko mag-self-supporting. Ang importante, makakatawa ako. Ano ko ba? Alam mo ba na kakalimit? Nakaslim ko, maglapat ka, dating ko, mayayang na. Ako, hihiram ako, pag-reso ka, hihiram ako ng Amerikana. Meron ako nahiram ng Amerikana, sobrang bahong ito ko sila. Ginamit ko, wala akong magamit ko. Kaya na ko, ang pahangin ko ito dito, nahiram pala yung Amerikana, hindi ko yung tawa ko nyo. Dito na po kayo, minsan, yung mga magulang na atas na supporta sa office ng lawyer na nakita nila, hindi mong sabihin dyan yung nabay ko po sa supporting mata ko. Pero alam niyo ba, sa 400 na story, lang kami yung nakita 45. Yung mga isa, wala, dapat sana. Pahit-pahit ko nun, pero pinili ko pa rin na maging ganito ang importante, makapatala. Kaya nung nakatapos ako, naging
Anong nakikita natin sa mga estudyante ngayon? Ako naman, basta may oras, nag-video. Nagiging janitor ako, alas 4, nagigising na ako, nagsalot pa ako ng tubig. Wala po lang, hanggang sa moonlight, sa moonlight ko nila katira, doon sa taas, looking. Ganyan ang buhay ko naman. Sabi ko, ang gera pa, wala na wala. Siyempre, yung Amerika pa. Paminsan-minsan lang yung pagtulong. Naiinggit ako sa mga may anak, naiinggit ako sa mga classmate ko na mayaman, na nagbibigay ng pera, pero ako wala. May 2 months hindi ako nakatikim ng soft drinks, kasi lahat-lahat ibabayad ko sa school. Sumakit ang ipin ko, hindi ako nakagawa, pinagalitan ako. Sinermonan ako ng dean. Habang sinisermonan ako, tumutulang luha ko. Hanggang sinabi ko sa self-supporting ako, hindi ako nakatrabaho, wala akong pera, wala akong pambili ang gamit ko. Noon magpa-typewriter ka, ang mahal, 40 pesos pa. Tapos nung tinignan, nung nalaman niya, yung din, yinakap ako, in-appreciate niya ako. I do not expect na yung sa graduation, isa ako na nabigyan ng pagkakataon ng mag-testimony na ang binigay sa akin ni Spitz, nothing is impossible if we pursue to have our vision. Amen? Amen. Hindi ko kinakahiyayan. Yan ang palagi kong sinasabi sa life. May naiinggit, may natutuwa. Ang ibig kong sabihin dito, pag pinili mo ang mag-aral, mag-aral ka. Huwag mong isasabay yung labing-labing na yan. Nakakasira yan sa ambition. Hello po? Kaya manili kayo. Kung maglingkod ka na rin sa Diyos, itudo-tudo muna para may kwinta. May silbi. Hello po? I also believe in philosophy that there is no coincidence in success. All of this is by choice. Hello po? At alalahanin natin in divine philosophy, always choose the right thing and God will help you. Pag masama ang pinili mo, ang tumutulong sa inyo, demonyo, ini-encourage ka. Pag pinili mo ang mag-backslide, ang nag-i-encourage sa inyo, demonyo. Hello po? Pero kapag pinili mo ang manatili sa church, nagpapasalamat tayo sa mga old members nandito. Si Brother Nanding, si Gina, pwedeng tumayo kayo, yung mga old members. Yung mga old member nga tumayo, Brother Nanding, yun yung mga old. Sister Gina, ayan. Kahit Gina, kahit papaano, kahit anong nangyari. Sige na. Kahit anong nangyari sa family, pamilya na, wala na, nandyan pa rin. Si Brother Nanding, kahit iniwan ng family, lumipat, nandyan pa rin. Si Madam Mila. Hello? Oh, Madam Mila, nandun sa likod. Yun yung mga old members. Na ang ibig kong sabihin, kahit anong nangyari sa kanila, nanatili sila. Hindi, yun ang mga old nga.
Ah, ah, si Hilda. Okay. Hindi si Hilda, umalis yan, pero pinili niya ang babalik. Hello po? Oh, ang issue dito, kahit yung pamilya nagkakagulo, pinili pa rin nila manatili sa church. Kay Gorio at Lois, iniwan sila ng kanilang nanay sa church, pero pinili nila ang manatili dito. Matalino din ang mga ito. Kayong mga members na ang katapat ng pananampalataya nyo gulay, ang katapat ng pananampalataya nyo love gift, punta na kayo sa Christian Bible Baptist. Doon na lang kayo. Kung yon ang katapat ng iyong pananampalataya. Hello po? Minsan din, sinabi ko sa choir kagabi, may mga missionaries po tayo na hindi ko tinulungan. Si Pastor Ribad sa Cagayan, ang kinuha lang sa atin, authority. Pero binibisita natin siya, rinibad yung kanyang gawain, Pastor Richard, hudikat ng Apayaw, Pastor Peter ng Natunin. Ito yung mga missionaries natin na hindi natin binigyan. Pero kung sino pa ang mga missionaries na hindi natin tinulungan financially, sila ang buhay at alive ngayon. Hello? Pastor Ribad, minsan, Dok, may chikas ka ba? Ay naku, nagkataon na, sabi ni Donna, sir, yung kuryente, yung bill natin sa kuryente, tubig, lahat-lahat na. Tapos Pastor Ribad, Dok, may chikas po ba kayo? Ay naku, Pastor, pasinsa ka. Gipit ni gipit na kami. Hindi po, Dok. Magbibigay kami ng love gift sa inyo dahil sa tinuro niyo, lumago kami, blinis kami ng Panginoon. Ay, salamat. May dagdag pambayad ng bill. Kasi ang problems natin, siguro alam niyo kung ganitong kalaking institution. Sa ibang churches, mag-tithe sila, mag-offering. Pero dito, pag nag-tithes, wala ng offering. Yung iba, pag nag-first fruit, wala ng mission. So, si Bishira alam niya kung ilan, magkanong offering. So, financial management, ang tithes para sa pastor, para sa staff. Yun ang tithe sana. Pero, wala ang offering for legal operation, church operation. Yung first fruit, pang building o kaya pang maintenance. Pero ang problema, walang offering. Pag mayroong bills, asan natin kukunin sa first fruit? Walang mission fund, asan natin kukunin sa tithes? Kaya hindi ako siguro kung ganito lang, hindi ako talaga makaipon ng pambahay. Kahit pag down lang ng loan, wala. Pero okay lang. Dahil yung nasa abroad, di stop sending, yung galing sa abroad, magbigay sila ng tithes, first fruits, meron ding mission fund, pero hindi lahat. Yung iba, nagbibigay na sila doon ng mission fund nila, tithes at first fruit lang. So, wala tayong magawa. Pero nagpapasalamat pa rin ako, siguro, kahit senior citizen na ako, still strong and healthy, kasi tinangako ko sa Panginoon na lahat ng kita natin sa pagiging medical endorser natin sa mga products, at tingnan nyo kanina nakarating ng 138 patients na sinusubaybayan natin. Dati-dati, konsulta sila ng konsulta, pero ngayon panay pa sa salamat na wala na daw yung kanilang diabetes. Gumanda na daw ang kanilang katawan. Kaya nagpapasalamat ako, meron akong gain na 38,000. Tamang-tama, walang support sa mga missionaries. Walang dumating noon na galing sa US na tulong.
Kuminga ako ng tatlong beses na malalim. Yan. Lord, ibigay ko na lang ito sa mission. Nung una, medyo... Siyempre. Pero siyempre tayo ang nangangaral. Why not be a good example? Na isang pribilehyo na makabigay ka sa nangangalap ng makaluluwa. At kung nagbigay ka, sumuporta ka sa mga missionaries na nangangalap ng kaluluwa, ano man yung kaluluwa na mawin nila, kasama ka. Hello po? Gusto ko na lang, total, matanda naman tayo, initan na kunin tayo ng Panginoon. At least, pagdating natin sa langit, sasabi ng Panginoon, ito, doon napunta yung hirap mo. Kaya nga minsan nakita ko, hindi ako basta-basta linalagnat, inuubo, sinisipon. Na hospital lang naman ako nung na-COVID ako eh. Wala noon hanggang ngayon, walang lagnat, wala. Kasi alam ko, binibigyan tayo ng kalusugan ng Diyos. Dahil alam po niya na pinili ko ang maglingkod na lang sa Diyos. Hello po? Siyempre, pag ganito institution, anong pinagagastusan natin? Bill ng tubig. Pag may nasira na puset, may nasira na bumbilya, mga microphone natin. Talagang ganon. Pero ang importante, nagsosurvive pa rin tayo. Hello po? Kaya pinakamaganda pa rin, nag-tights ka, isama at isama mo yung mission fund. Hello po? Kaya hindi po coincidence yung pagiging yung tawag nila dito, bad or good future. Tayo ang gumagawa sa biyaya ng Diyos. Hello po? Marami nagsasabi bakit iba-iba. Itanong natin sa Panginoon pagdating natin doon. Bakit ang Diyos may favoritism? Bakit meron siyang tinaboran, meron siyang hindi? Itanong na lang natin sa Panginoon. Ang importante, pinili mo ang maglingkod sa Diyos. Hello po? Ayaw. Yan naman. Divine philosophy says that unless you do the right things, then God will bless you with success, but not a coincidence. Hello po? Hindi naman. Okay. Tingnan nga natin Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Coincidence ba yan? Hindi. Kaya tayo pinagpala ng Diyos dahil una, no apay nga pinagsucces na tayo ti Diyos. Inununa tayo ni Apo Diyos itibiyag tayo. The reason why God made us successful, because we have prioritized God in our lives. Dahil inuna natin ang Diyos, kaya doon tayo pala ng Diyos. Hindi yung coincidence. Hello po? Kaya totoo po, ang sinasagot natin, yung sinasabi nilang ang pagiging successful ay isang parang sugal, coincidence lang. Hindi po totoo. Amen? Tayo ang namili dyan. Ito, tingin nyo mga young people, ah, lahat po tayo. It is not true that success is a coincidence. Hindi pwede yung nakaupo ka na lang. Linalagay mo lang yung kamay mo sa tiyan, nakaupo ka na lang, naghihintay ng blessing. Wala yun. Kung meron sigurong ganon, diablo ang nagbigay sa iyo. Pero yung success na galing sa Diyos,
hindi po yung kahit tabad ka, nandyan yung success. Hindi, walang naging successful na tamad na tao. Ayaw ng Diyos ang taong tamad. Both spiritual, both in the church, both in other things. Gusto ng Diyos ang tao masipag, responsible. Hello po. Minsan, as a leader, if you are a leader of the church, if you are managing a school wherein you have staff, doon mo mararamdaman, o kaya ikaw ay head of the family, o kaya ikaw ay magulang, doon mo mararamdaman kung ano ang feeling ng Diyos. Pag yung mga anak mo, Suwael, tamad, anong mararamdaman mo bilang magulang? Pag manager ka ng isang company or school or any agency, anong mararamdaman mo kung yung mga staff mo panay tamad? Kaya nga sa mga staff, sa mga estudyante natin, pag nagbibigay tayo ng allowance, sabi ko sa kanila, pag tinanong ka, huwag mong sasabihin kung magkaano. Kasi iba-iba ang binibigay natin. Tinitignan natin kung paano sila magtrabaho. Kasi nandito sila as a self-supporting students, hindi naman sila nandito bilang empleyado. Self-supporting. Hello po? Kaya ganon ang ginagawa. Hindi pare-pareho yung ibibigay sa kanila. Depende. Kahit sa mga teachers natin, nako, ipag-pray natin. Wala pa tayong ibigay na 30-month pay. Sabi naman kasi ng Biblia, sundin natin ang gobyerno. Hindi lang naman ang gobyerno, kailangan din naman nila. Wala pa silang 30-month pay. Sa Thanksgiving natin, eh, siyempre maraming nagsabi na 25, kasi yung birthday ko 25. Sa South kasi, sobrang proud sila kung meron silang malaking bagay na ibigay sa pastor, leader ng church. Pero dito sa North, going there, ibang atyo ng tao, mukhang pera yan, pera lang ang ano niya, mga ganon. So hindi ako ganong nagpo-promote ng pastor's appreciation, pastor's gift, bahala na lang kayo. Kaya mapansin nyo siguro sa lahat ng mga Bible Baptists, maraming nakapos, pastor's appreciation, ganon, birthday, pero sa akin hindi. Kasi yun yung alam ko na IQ ng mga Ilocano yun. Bakit kaya mga Ilocano, pag napunta sa Manila, giver naman, pag nandito sa probinsya, kuripot ulit. Hello? Nasa dugo kaya yan? Or tradition lang? Pero sa pananampalataya, Ilocano ka man, Tagalog ka, Bisaya ka o ano, ang sinusundan natin yung tradition ng Biblia. Hello po? Kaya hindi dahil Ilocano ka, karamihan sa Manila, pag Ilocano yung manager, Ilocano kasi yan, kaya kuripot. Ay bakit yung manager sila dito sa Region 1? Ay hindi ko na pala sasabihin. Baka kawawa yung anak ko. Bakit yung manager dito, hindi naman Ilocano? Bakit mas kuripot sa Ilocano? Kaya nasa puso yan ang giving, hindi dahil Ilocano ka, hindi dahil Tagalog ka, hindi dahil Cordillera ka. Nasa puso na yan at nasa pananampalataya. Hello po? Ayaw ng Diyos ang tamad. Sa pag-aaral sa medical science, karamihan sa tamad, karamihan mas marami silang sakit. Alam ba niyo ang isa sa sakit nila? Bato. Alam niyo ba ang bato? Humingiti si Apple, batugan, sabi. Tulog ng tulog. Sa ngayon, kailangan natin ng tulog. Isa yan sa nagpapalakas sa ating immune system. Pero sabi ni Doktora Orasyon, pag sumubrataw ang tulog, sumakit ang ulo, walang gamot dyan. Buti daw yung kulang ka sa tulog, may gamot. Yidlip mo lang. Pero kapag sumubra na, migraine na yon na walang gamot.
sumobra. Tignan natin Proverbs chapter 13 verses 4, 19, and 15. The soul of the sluggard, yung sluggard dyan, tignan nyo sa ibang version, lazy, tamad. Pero yung sluggard kasi dyan, mas madigat kesa lazy. Ang ibig sabihin ng sluggard, hindi lang yan tamad, bubu pa. Yan ang ibig sabihin yan. Hello? Walang IQ, ganyan. Ang tamad na tao, wala siyang ambisyon. But the soul of the diligent shall be made fat. Hindi yung mataba gaya ni Rowena, hindi yon. Ang ibig sabihin dyan, yung gusto niya, mangarap siya na marami siyang magawa sa buhay. Hello po? Hello? Kaya dito natin nakita na ayaw ng Diyos ang tamad. Walang naging successful na tamad. Next. Proverbs 19:15, slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Dapat lang ang tamad, huwag kakain. Eh kung hindi ka nagtatrabaho, dapat hindi ka nakakain. Hello? So dito, ang pinupursuot natin dito, mas maganda pa rin ang tao na masipag at responsible. Hello po? Iba'y mga tao na tumataba dahil sa katamaran. Pero may mga tao na tumataba dahil sa pagtatrabaho. Yun ang totoong kalusugan. Hello po? Yung taba ng mga tamad, masama yun. Pero yung taba ng mga masipag, okay yun. Lazy people, riches, okay? Riches and bakit property, prosperity dapat yan? Hindi ko alam kung ako nagkamali dyan o kaya si Christine. Riches and prosperity, riches and prosperity. Okay, riches and prosperity by corruption are not considered success, but is considered evil, trickery, and deception. Hello? Pag yumaman ang tao dahil sa corruption, pag yumaman ang tao dahil sa pagnanakaw, pag yumaman ang tao dahil sa masamang paraan, hindi yan considered success. Yan po ay considered deception. Hello po? Hello? Ang nakakalungkot, maraming mayayaman, sila pang kuripot. Alam niyo ba ang totoong successful? Sabi ng philosophy, the real successful one is someone who helped many people. Maraming natulungan. Kung totoong mayaman ka, dapat marami kang natulungan. Yun ang totoong successful. Hello po? The Bible says, ito na, palapit tayo sa spiritual. The Bible says, when people choose the broad way, then we expect them to suffer destruction. But when they choose the narrow way, we expect for a good result. Hello po? Ano yung ibig sabihin yan? Ito ay parable ni Kristo. Yung Broadway na sinasabi dyan, yung Broadway, ano ba yung Broadway sa Tagalog? Maluwang na daan. Minsan kasi narrow way, minsan gate. Ang maluwang na daan, pag yun ang pinili mo, ang ending yan is destruction. Ano bang ibig sabihin ng Broadway? Ang Broadway ay tumutukoy sa tatlong bagay. Una, easy life. Hello?
Yung easy life. Gusto mo yung easy-easy ka lang, hindi ka maghirap. Pangalawa, yan po ay tumutukoy sa isang paniniwala, isang relihiyon na wala kang responsibility at wala kang disiplina. Hello po? Kaya may mga relihiyon, sabi nila, mas gusto ko dito sa Katoliko. Kahit anong gagawin ko rito, malaya ako. Punta ka sa harvester, merong tithes, merong mission fund, kung ano-ano pa. May marami pang bawal. Yon ang Norway. Hello po? Pangatlo na Norway. Ito yung sinasabi natin. Freedom. Ayaw mo ang pinapakialaman ka. May freedom ka. Alam po niyo minsan ang mentality ng Pilipino at mentality ng foreigner about freedom. Magkakaiba. Alam niyo ba ngayon na maraming Pilipino na nag-influence sa Amerikano? Sa Amerika, they believe in freedom. Most of all, freedom from religion, freedom to exercise your belief, freedom to choose the life do you want. But they know for sure that you have to follow the law. Halimbawa, tingnan natin ano, ang freedom sa Pilipinas, dahil galit ka sa isang politician, halimbawa galit ka sa akin dito, bigla ka na lang tumayo, ituturo mo ako. Nangyari ito sa isang church. Isang pastor nangaral sa Democratic Church. Sabi niya, hindi masama ang politika. Pero, dapat sana, mas nanalalo ang pananampalataya. Tumayo ang isang sanggunyan. Hoy, dahan-dahan ka sa pananalita mo, pastor. Ah. Freedom ba yon? Is that a freedom? May kalayaan ka na mag-object sa isang politician, pero timing naman, save the occasion, respect the occasion. If you do not respect the person, respect the occasion. Hello po? Tignan ninyo yung mga Pilipino sa Amerika, sila pang hinuhuli ng polis. Ano ba yun? Kaya sabi ng Sekretary ng Amerika, Filipino needs to be educated. Kailangan mag-aral ang mga Pilipino na ito. Kaya nga ang problems natin, kaya nung itong K-12 ito noon, isa ako sa nag-sign ng negative. Sabi yung nakipag-discuss sa akin, alam niyo ba, kaya hindi tayo rin nirespeto sa Amerika, wala tayong senior high. Sabi ko, graduate ako ng Amerika. Kahit sino, marami ng ilang doctorate ang dinala sa Amerika, Amerika will not respect any education from the Philippines. Totoo po yun. Kasi iba ang yabang nila. Kailangan ka mag-aral, kailangan ka, pag ikaw ay graduate sa kanilang school, i-re-respect ka. Kaya halimbawa, may mga churches doon na naghahanap ng pastor. Sinubukan ko lang, nag-apply. But sinabi ko, well, I know that I'm not the right person because I'm a Filipino and I believe you are looking for an American. Ang sabi nila sa akin, no, even a Filipino, as long as you have graduated from American institution. Yun po. Dahil sa nakikita nila na yung manggagaling ng mga masikat na iskol, sila ang walang ethics. Hello po? Kaya yung Broadway na tumutukoy sa freedom, meron tayong kalayaan na palagi kong sinasabi, kalayaan kang mag-drive, pero meron kang traffic rules na dapat sundin. Hello po? Ganyan. Kaya yung sinasabi dito sa 7.13.14, pag pinili mo yung Broadway, expect for a distraction. Kasi yan ang sinasabi dyan eh. Pero kapag pinili mo yung Norway, when we speak about church, yung iba umaalis, pupunta sa ibang church dahil meron daw silang regalo na mga gulay,
Meron daw regalo na aywan ko kung ano-ano regalo doon daw sila. Yun yung Broadway, hindi yan Norway. Kayong iba umaalis dahil yung mga members dito na hindi gaano napapansin, pupunta doon, mapansin doon. Ano bang purpose natin? Punta tayo dito para magpasikat, mapansin o ano? Punta tayo dito para makinig, maglingkod sa Diyos. Pagpasikat, ang gusto mo, wala. Aalis at aalis ka. Hello po? Kain mo yung Norway. Ano ba yung Norway? Yan ay tumutukoy una sa responsibility, discipline. At tumutukoy yan sa sinasabi nating isang church na mahigpit. Amen? Saan ba tayo? Okay, the power of choice. Dito, yung scripture nga muna natin. Wala ba yung scripture dyan? Pakianong mo na yung scripture natin. Nakalimutan natin. Joshua chapter 24:15. Ito pala yung scripture natin. Basahin nga natin. Ready, go. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hello po? Mga taong responsible gaya ni Joshua, mga taong malakas ang pananampalataya, sa dami ng pinaglilingkuran ng mga tao noon. Pero si Joshua nag-decide, pinili niya ang maglingkod sa Diyos. If you choose to serve the Lord, there you can feel is what we call the power of choice. Ano ba ang nagagawa nitong pagpili? Ano ba yung nagagawa ng choice sa ating buhay? Tingnan natin. Okay, we go to the power of choice. Noah chose to walk with God. And Noah chose to walk with God and consistently followed God. He did the ark in 120 years. He made the ark in the midst of drought without doubt, but he believed what God says, that there will be flood. Ang sitwasyon ni Noah noon, dahil sabi ng Diyos, nagsisisi ako kung bakit linikha ko ang tao sa ibabaw ng mundo. Dahil nakita nila na si Noah, pinili niya ang maniwala sa Diyos. Pinili niya ang sumampalataya sa Diyos. Kaya kinausap niya si Noah. Sabi niya, paparusahan ko ang mundo dahil sa violence. Dahil ang mga tao, wala na silang pakialam. Wala silang isip na kilalanin ang Diyos. Kaya sabi niya, paparusahan ko ang mundo, gagawa ka ng arko dahil darating ang baha. Nung panahon na yon, drought noon. Siyempre, nung gumagawa ng arko si Noah, pinagtatawanan siya ng mga tao. Wala namang bagyo noon, walang ulan. Tapos gumagawa ka ng arko, pagtatawanan ka. Ayon sa Biblia, sinabi within 120 days siya. Nangaral, walang sumampalataya sa kanya. Ang mahalaga, nakuha niya ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pamilya. Hello po? Nung panahon na yon, gagawa ka ng barko.
na marami instruction na kailangan sundin mo. Drought noon, wala pang baha. Pinagtatawanan ka ng tao. Pero anong ginawa ni Noah? Pinili pa rin niya na sundin ang Panginoon. Hello po. Alam naman natin ang story ni Noah. Para hindi antokin yung mga nagdi-video sa atin. Alam naman natin ang istorya ni Noah. Hello po. Kahit ganon, walang sumampalataya, walang naniwala sa kanya. Within 120 days nagtiis siya. Hindi siya nagsawa. Pinili niya na sundin ang Diyos. Pinili pa rin niya na gawin ang barko. Pinili pa rin niya na kahit pinagtatawanan siya, I'd rather believe in God than to stop what I am doing for Him. Ano sabi ng awit? I'd rather to have Jesus than riches. Hello po? Dahil pinili ni Noah ang sumunod sa Diyos. After 120 days, ang sabi ng Diyos kay Noah, kunin mo na ang family mo, kumuha ka ng paris-paris na animal sa arko. Doon na po umulan 40 days. Kita ng tao na totoo yung sinabi ni Noah, lalapit na sila sa barko, lalapit na sila sa arko, pero huli na ang lahat. Kaya nga inuulit ko, may mga bagay ini-ignore natin, pero
Well, kaya mo sa dati ko, pag pinilig mo ang isang bagay, kahit mahirap yan, lalo na kung para sa Panginoon, aasahan mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano ko? Kaya yung sinabi ko kanina para sa hindi pa nakarinig, kaya nga nung nandito na, gusto ko magkaroon ng school, kailangan ng building. Doon ko na itinig tayo ng Europa ni sinasabi ko rin, ito binastos. Yun yung pinagpagpag natin na pinagpagalan ng school building natin. Alam mo naman ang mga members ito, ano ang kalang church noon. Ano ko? Pinili ko, naunahin din yung proper church, pinili ko na magpapalaya ng iskol, kaya mag-iskol pa tayo. Kaya kapag pinili natin isang bagay para sa Panginoon, hindi tayo magsisisi. Ano ko? Mahirap man ito, pinili pa rin natin. I would ask everybody to bow their heads, please. Sino sa inyo ang hanggang ngayon hindi pa siya sigurado sa kanyang kaligtasan? Alam ko niyo, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. Kahit sino ka, gusto ka niyang patawarin, gusto ka niyang iligtas. Kung wala kang pagkasan ng kaligtasan, gusto ka niyang Diyos na iligtas ngayon. Sino sa inyo ang hindi pa sigurado dito sa church at sa live streaming? Sino sa inyo ang hindi pa sigurado ang kanyang kaligtasan? Kapitaas ang kamay at ipag-pray po kayo. Meron po ba? Okay, salamat. Ito po ang prayer. Kung gusto mo, ikaw ay patawarin ng Diyos. Gusto mo, ikaw ay iligtas ng Diyos dito sa congregation at sa live stream. Sundin ninyo aking panalangin. Ito ang panalangin ng kapatawaran at kaligtasan. Sundin mo ito, sigurado, ikaw ay kapatawarin ng Diyos. Ililigtas ka niyo. Dakilang Diyos at dakilang Ama ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na aking pinakinggan. Salamat kay Kristo Jesus na namatay sa cross para sa aking kasalanan. Panginoon Jesus, tinatanggap ko po na ako ay makasalanan. Inihiling ko po na patawarin po niyo ako. Inihiling ko po, iligtas po niyo ako. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap na kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Sa inyong pangalan, Jesus, Amen. Pag sinundan ko nito, yung mga nandito at saka sa live stream, pumasok ko kayo, tinatawag kayo ng Diyos, ikaw ay iniligtas na ng Diyos. Well, sino sa inyo ang mayroon urgent request for the Christ of your hearts? Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapagyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita na inyong pakinggan. Salamat po sa mga tumanggap sa inyo sa araw nito. Salamat din sa inyong kabutihan sa amin araw-araw na kayo po nagpo-provide ng aming proteksyon, pagkain, material at spiritual. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon ang dito po kami. Salamat sa inyong pagmamahal. Hinihiling po namin na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Sa oras nito, hinihiling ko po ang lahat po ng mga members ngayon sa live streaming at lalo na dito sa communication, ano man ang kanilang urgent request, ano man ang kanilang kahilingan, Panginoon, hinihiling ko po. In behalf of these people, Lord, hinihiling ko, ano man ang kanilang karamdaman, ano man ang kanilang kahilingan, nakikita po ninyo ang kanilang maganda intention. So hinihiling ko po na kayo po ang magpigay na kasagutan sa lahat ng kanilang urgent request upang sila ay makapagpatuloy ng mag-request sa inyo. Hindi lang yung hindi man yung comfortable sila, pero para mayroon silang magawa para sa inyo at magawa nila ang mas marami pang ministry, lalo na sa pamilya nila. Kaya ano na ang kanilang pangalan, pinsikal,
financial at spiritual. At ano ang mga problems na mayroon sa kanila. Alam ko po na wala imposible. Kaya hinihiling ko po na kayo ang mag-bless. At higay ang kasagutan sa kanila kanilima. At hinihiling ko rin ang lahat ko na nakinig ng iyong salita wala dito sa audience at sa live streaming. Kaya rin ang mag-bless sa kanila. Ang aming mga members nila sa abroad, patuloy po kayo na mag-bless sa kanila, magbigay ng kumpo, mag-ingat sa kanila, mawasak sila ni Kairos at i-Christ in rin ang kanila ng trabaho. Kaya sila na sa abroad, dahil may plan po kayo para mas malaki, mas malawak ang kanilang nagagawa para sa ministry. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkamatay ng kanyang asawa,
Ito po ay tulong ilang misyonary na hinihingi po na bawat magtigay na kamaari kayo kaong at Diyos. Ito po kami talagin sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement pa lang, mga fellowship natin, myself is tayo ito. Hindi ko alam kung sino nag-treat si Daniel o Joseph sa 4 p.m. service natin. 2 hours yung fellowship, 2 to 4, at tapos yung fellowship ko ninyo, ako, men and women na people, 4, what hour lang naman ng service natin, 4 to 5. So yun po, announcement na may hapon po. Jesus Christ.